Labas lang ako, ha? Saan ka papunta? Diyo na kasi for change oil yung kotse. Papachange oil lang ako. Ha? Ano? Tatalakay natin yung change oil situation. Don't you mean sana oil? Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo. Oops. Mabuhay kayo. Paki-subscribe. At sampalin ang kampana. Magiging controversial siguro yung sasabihin ko. Pero bago niyon, bibigyan ko kayo ng context kung hindi pa ninyo alam. So bali, may isang babae, sabihin natin babae A and babae B, and then lalaki na boyfriend ni babae A. So babae B and boyfriend ay magkaibigan. Pasama si boyfriend kay babae B. And then naguluhan si babae A kasi akala niya na may nangyari sa kanila kasi buong magdamag, wala na siya. Wala yung boyfriend, hindi siya bumalik kay babae A. Kaya naghinala si babae A. I'm talking about full-on detective Batman mode. Nasaan si BF? Baka may nangyari. Dahil may nakakita na magkasama sila. Nakita sina B and BF ng kapatid ni A sa convenience store. Ah, nakalimutan kong banggitin. Bago man umalis si boyfriend, sinabihan niya si babae A na gusto lang niyang huminga. He needs space. Kaya siya lumabas. Kaya hindi rin alam ni babae A na may isasama si boyfriend. Kaya nga, nung nalaman ni girl A na may kasama ang boyfriend niya, nagulat siya at kaya naisip niya na medyo sketchy ito. Kaya siya naghinala. Kaya niya naisip na i-expose si babae B at si boyfriend. So ang disclaimer natin ngayon ay masama talaga na magsinungaling, masama mag-cheat. Pero ngayon, iba ang tatalakay natin sa paksang ito mga kikampi. Kaya please makinig kayo hanggang sa dulo para sana marami tayong mapag-usapan tungkol sa ganitong mga change oil na sitwasyon. Apat na taon pinaprotektahan ni magiting babae A ang relationship nila. Pero ano pa ang mga bagay na nakita natin na parang toxic naman? Yes, bakit niya kailangan protektahan nang ganoon yung relationship? Bakit ganoon ka fragile from the start? Nabanggit niya na dati pa nag-cheat na sa kanya pero nagtatanga-tangahan siya, nagpapakamartir siya kasi ganoon daw dapat ang pag-ibig. So, yung pag-ibig ay dapat laging patawarin mo ang ibang tao at dapat ikaw yung mag-martir. Dapat mag-dusa ka na lang. Dapat mag-diis ka na lang. So, ito ang toxic na paniniwala tungkol sa romance, tungkol sa kilig culture na tinatawag ko. Ang ibig kong sabihin sa kilig culture, hindi lang yung laging gusto mo ng kilig, gusto mo ng fairy tale, kundi may mga maling paniniwala tungkol sa romance na nagiging dahilan ng kaguluhan mo sa buhay. Sa halip ng bitawan mo ang tao, pinipilit mo na mananatili siya sa buhay mo. Hindi ba yan toxic? Hindi mo inaangkin ang isang tao. Maling paniniwala talaga ito sa lipunan. Kung hindi kayo nakatugma, edi huwag nyo nalang ipagpatuloy ang relationship. Pero dahil sa sobrang pressure sa lipunan na ituloy ang relationship para sa appearances. This is why I hate celebrity relationships. I hate love teams. I mean, shout out kay Duantro. Like, I'm not hating on people who are in healthy relationships. I'm hating on the obsession that people have with those relationships. Hindi naman yan business mo kung ano bang nangyayari sa kanila. And then ikaw bilang couple, kung pinaprotektahan mo ang relationship mo, malasakit ka sa tao, huwag mong ilabas kahit masamang bagay. Huwag mong ilabas sa public. May mga makikausap ka na kaibigan tungkol sa issue na ito. Hindi kailangan sa lahat. I mean, ngayon pwede natin pag-usapan, pwede natin talakayin, pero sobrang toxic ang ganitong ginagawa at madalas kong nakikita na ginagawa ito. Naiintindihan ko yung frustration niya na nabigo siya dahil yung trust niya nasira. Mali naman talaga na magtaksil ka sa partner mo. Pero kung sa paniniwala mo, kailangan mong mag-sacrifice at magtanga-tangahan for the sake of the relationship, mas mali din yun. Uh-huh. Kasi una, red flag na yun na niloloko ka. Oo.
So, kung niloloko ka, umalis ka na lang. Tapos kung sinabi nga niya na kaya siya nagtiis noon ay out of love. So ngayon na napagmukha siyang tanga, na all this time niloloko lang pala siya, galit na galit siya at gumawa siya ng ganitong action para i-booking yung dalawang tao, ikasira ng reputasyon nila kasi naniniwala siya na yun ang tamang course, yun ang tamang gawin, yun ang tamang siya ang nasa tama at kailangan malaman ng buong mundo na itong lalaking minsang minahal, pinotektahan, pinagsakripisyo. So, nagmumukhang martyr siya. Uh-huh. At mas dapat magpahiwalay na lang. Parang mag-move on. Na-invalidate na yung definition niya ng love dahil uh-huh. sa ginawa niya ngayon. Minahal ba niya talaga yung lalaking yun? Ah, kung minsan yan din ang isa sa mga sobrang ayaw ko, yung pakikisabi ng tao, makasarili ka, na parang hindi lahat tayo makasarili. Diba? Lahat naman tayo, hinahangad natin at hinahanap natin kung ano ang pinaka-ikinasasaya natin. Halimbawa, kung masaya ka bilang isang babae na angkinin ng isang lalaki, yan ang kasayahan mo. Pero paano kung yung lalaki, iba ang gusto niya? Hindi ba ikaw ang nagiging makasarili? Diba? So, dapat sana makaroon ng critical thinking tungkol sa romance. Romance ay isang drug. It's isang droga sa ating utak. Yan lang. Hindi yung mga telenovela, hindi yung mga teleserye, hindi yung mga chick flicks na pinapalabas. Hindi yan ang romance. Diba? May mga studies sila na yung nangyayari sa utak pag nag-engage in romantic type of feelings or romantic type of experiences, then that's the same activating the same parts of your mind as cocaine. Pero hindi natin pinapanigan si babaeng B or si boyfriend. Yeah, hindi naman lahat tama naman, yung ginagawa. Lahat sila merong maling ginawa. Oo. Hindi naman ever justifiable ang act ng pangangaliwa, ang cheating. Oo, tama. Mali talaga yun. Mali ding magsinungaling. Para kay babae B na, diba, obvious naman na, alam na, meron ng pruweba, pero nagsinungaling talaga siya, simula't simula. Pero mali din nga si babaeng A kasi nung exposed siya, nanira siya. Oo. At yun nga, yung mga paniniwala niya, yung mga kinuwento niya na dahilan kung bakit tingin niya siya ang tama at may karapatan siyang gawin kung ano man yung ginawa niya. Yun, may mga flaws din doon. At hindi naman din kaya natin pinag-uusapan ngayon kasi hindi siya rare. Yeah. Madalas ito nangyayari. And it's like, bakit hindi na lang matuto na ganito ang realidad ng buhay? Baguhin muna natin ang pag-iisip natin tungkol sa romance. Baka maraming kamalian tayo pagdating sa paniniwala natin sa romance. Kung minsan kinakailangan natin baguhin ang maling paniniwala natin tungkol sa mga bagay kahit buong buhay natin pinapaniwalaan. At kasama dyan yung mga paniniwala natin tungkol sa romance.